pag-ibig mo sang iidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulot, Panginoon, na pasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halinaman na nako, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulot. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng mga bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat, aalisin niya ang kahihiyan, ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang aasahan nating magliligtas sa atin, magalak tayo at pagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Panginoon ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At iniaakay ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit ang dangit ito'y tumatahak sa karimlan,
Hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ng ulo ko ay langisan. At pati ng kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tuloy na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules ng unang linggo ng
panahon ng Adbyento, dinadala po tayo at inaakay mismo ng mga salita ng Poong Jesus sa Sareno sa tamang pag-uugali, attitude. Minsan lagi ko po na sinasabi, sa anumang sitwasyon natin sa buhay, it's a matter of attitude. Malinaw po ba? Okay. Tingnan po natin, no? Dito po, narinig natin yung pagpapagaling ni Jesus sa napakaraming may sakit, iba't ibang sakit. At nang sila'y pagalingin ni Jesus, ang pagkakakwento po, sabi, at nagpuri silang lahat sa Diyos ng Israel. Tapos, nagkaroon na, no, nakita ni Jesus, marami ang magugutom. Marami pa naman dito, no, sabi niya, hindi pa naman gutom kung tutuusin yung mga tao. Pero naisip na ni Jesus na baka magutom sila, mahilo sa daan. Kasi tatlong araw na. Di ba yung parabang nagfo-foresight, ano ang po pwedeng gawin? Hindi paranoid, kundi yung realidad na tatlong araw na silang magkakasama, tatlong araw na silang sumusunod, ubos na o paubos na yung pagkain, kapag pinauwi mo sila, another 3 days, parang ganun po, no? Kaya yung tanong ni Jesus, kung no, ibinabahagi lang naman ni Jesus sa kanila, no? Baka magutom sila kapag pinaalis ko. Pero yung naging reaksyon ng mga alagad, nandoon agad yung namomoblema kasi saan tayo kukuha ng tinapay na sasapat sa napakaraming tao? Sabi ni Jesus, si Jesus laging ano, no, parang sa gitna ng kaguluhan, nananatili yung kanyang pagiging kalmado. Yung hindi padalos-dalos, yung hindi reactive. Kaya ang tanong lang, anong meron kayo dyan? At nung sinabi, eto po, 7 tinapay at maliliit na isda. Anong ginawa ni Jesus? Kinuha, nagpasalamat. So anong meron tayo? Tingnan niyo po, anong meron kayo na dapat ang ugali natin sa kung anong meron tayo, magpasalamat. Di ba? Sabi ng mga matatanda noon, no? Kung anong meron, magpasalamat. Huwag puro reklamo. Kasi malulungkot ka lang dahil ang titingnan mo lang kung ano yung wala. At kapag kung anong wala, ikalulungkot mo lang yan. Anong meron? No, isip ng mabuti. Hindi dahil wala kang pera, wala na talaga. Anong meron? Meron ka pang kasama. Meron ka pang kapamilya. Bakit mo pinoproblema yung wala? Diba? Parang ang gandang mapagnilayan. Oo nga, no? Very reactive kasi tayo, eh. Yung ang bilis-bilis, yung hindi na muna nagre-reflect, yung hindi muna nagninilay. Kasi kung tutusin, kung anong meron tayo, higit pa yan sa sapat kung matututo lang tayong magpasalamat. Ngayon, tingnan natin sa sitwasyon natin. Sa mga nagtatrabaho po, nagpasalamat ba kayo nang matanggap ninyo kahit papano yung 13 month ninyo? O ngayon, ubus na at nagre-reklamo na naman kayo?
nung natanggap ba, nagpasalamat? Paano? Nung may natanggap bang ayuda, nung panahon ng ayuda, nagpasalamat ba? O ang reaksyon, kulang ito. Paano to sasapat? Kasi kung, di ba, nagpasalamat si Jesus doon sa kung anong mayroon, ano nangyari? Nakapuno pa ng 7 bakol. May mga natira pa. So tingnan natin lagi, no, yung kasi nasa ugali lang talaga natin sa pag-aasal natin. Kasi kung anong meron, sapat yan para mabuhay ka. Mabuhay tayo. Kung mabubuhay ka higit sa kung anong meron, yung demand, hindi talaga kakasya. Hindi talaga sasapat. Mabuhay tayo sa kung anong meron. Huwag kang mabuhay. Parang, di ba, no? Kung ito yung meron ka, mabuhay ka, babaan mo pa ng konti yung lifestyle. Kapag inangat mo pa yung lifestyle mo, yung pangangailangan mo sa kung anong meron, ay, mamumblema ka talaga. Pupunta ka dito, magdadasal ka, hindi ka nagdadasal para magpasalamat. Nagdadasal ka para magreklamo. Lord, hirap na ako. O ngayon, kung sinasabi natin, walang-wala na ako, Lord, ang tanong lang, anong meron sa'yo? Pag-isipan natin to, no? Para naman nang sa ganun, makahanap tayo ng paraan, makahanap tayo ng dahilan para mabuhay ng may pagpapasalamat kaysa nabubuhay tayo sa araw-araw na puro reklamo. Mapagbigay, mapagbiyaya ang poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkaloob niya sa atin. Ang ating itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sakarian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Hmm.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapad. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisaman niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong halooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nang mundo.
hirap, sakuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-aasa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Paalaala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na umuupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos iring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,